hindi ba kayo laging kumakain? Hindi. Gano'n kayo kadalas na hindi kumakain? Isang araw. Isang buong araw hindi kayo kumakain? Paano ka nga ba mabubuhay? Meron na! Meron! Kung salat sa lahat ng bagay. Bibisitahin namin ang itinuturing na isa sa mga pinakamahirap na bayan sa Pilipinas. Sa lugar kung saan ang mga may karamdaman, inaabutan na lang daw ng kamatayan. Ay, masakit nga ako eh. Gawa lagi. Kaya pa mabuhay. Pero wala ba, doktor? Bago marating ang bayan ng Silvino Lubos sa probinsya ng Northern Samar, ito ang kailangan naming daanan. Matarik. Lubak-lubak. At maputik na kalsada. Ang mga residenteng nakasabay namin, hirap na hirap sa pagtawid. Hindi biro makarating sa bayan kasi mula dun sa putol na yung highway, kailangan lakarin mo na tong rough road na to. Tapos kailangan dumaan ka dito sa sapa na to para marating yung bangka. Tapos yung bangka, yun na yung maghahatid sa'yo dun sa mismong bayan. Ang iba, hirap ding maibiyahe ang kanilang kalakal. Tulad ng kopra at abaka. Nagpa siya kaming lakarin na lang ang kalsada. Kasi madulas. Kwento nung ilang mga residente na nakausap namin, may danger din yung paglalakad dito dahil pagka biglang umulan, biglang tumataas yung tubig, tapos malakas yung current. Kaya hindi ka agad makakakilos, makakalayo. May danger nga daw na kung ikaw eh matrap sa ganung sitwasyon, pwede kang malunod. Makalipas ang nasa 15 minutong paglalakad, narating namin ang isang ilog. Dito sa may ilog, nakaabang na yung mga bangka na papunta sa bayan. So, kada ulo, ang singil, 50 pesos. Ganda umaga po. Pagkatapos ng 2 oras na biyahe mula sa sentro ng Northern Samar, narating namin ang barangay poblasyon sa bayan ng Silvino Lubos. Ready po! Inabot na ang halos 1 oras yung pagsakay natin ng bangka para makarating dito sa bayan ng Silvino Lubos. Itong bayan na to, ang pinakamahirap na bayan sa Northern Samar. Sa may pantalan, nakilala ko ang 10 taong gulang na si Jules.
kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagbabaka sakali raw silang may darating para magpabuhat ng bagahe. Importante na may magpabuhat sa'yo. Bakit? Para saan yung pera? Minsan sa espilahan. Minsan pumunta ko sa sulong para makakita. Pag isang daan, pinupunta ko sa bahay pambili ng salinas. At bigas? Oo. Basta may makain lang. Oo. Dalawang oras na silang naghihintay pero wala pa rin dumarating na pampasaherong bangka. Hanggang ilang saglit pa. Mabilis na nakipag-unahan si Jules sa ibang mga bata. Masakit ang likod? Yung kamay. Yung kamay masakit? Oo. At dito sa leeg. Tinitiis mo siya? Oo naman. Lima hanggang 10 piso lang ang inaabot sa kanila ng mga nagpapabuhat. Kulang pang pambili ng pagkain. 10 piso. Anong bibili mo dyan? Ipon lang muna. Nung umagang yon, wala pa palang laman ang tiyan niya. Pag pananghalian, wala. Bago ka matulog, wala. Oras na ng pananghalian, nagpa siya kaming samahan si Jules pauwi sa kanilang bahay. So anong ginagawa mo pagka wala ng pagkain? Ito sa bahay. Tinutulog mo na lang na gutom ka? Hmm. Ito yung kuprasan namin. Ito ang kuprahan? Oo. Ah, so nagkukopra ka rin? Nagbubuhat ka rin? Oo naman. Ba't hindi kayo nagkukopra ngayon? Wala pa. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ng lolo ni Jules na si Lolo Juanito. Hindi namin inasahan ang matutuklasan namin dito. Condolences po. Ano ho nangyari dun sa apo niyo? Yung sakit, yung mata, nagkasakit. Yung naniniring yung mata. Sa uma. Ngayon, dinala dito sa amin. Dinala dito sa bahay. Nagasinta doon yung mga midwife. Eh, wala kami dyan, doktor eh. Eh, masakit nga ako eh. Gawa lang. Kaya pa mabuhay. Pero wala naman, doktor. Tapos hindi nyo naman ho maitakbo. Hindi namin may magtakbo dahil wala sasakyan dito. Wala kami pera. Ang ginawa, nandiyan lang kami dahil lapit na naman, wala ba pamasahe. Saka umaasa ko dahil nagbibigay ng gamot. Eh, wala sila, doktor. Kamamatay lang pala ng 3 taong gulang na kapatid ni Jules na si Ivan, gabi bago kami dumating. Kwento ni Lolo Juanito at ng tatay ni Jules na si July, bigla na lang nahirapang huminga at nanilaw ang mga mata ni Ivan. Dinala nila ang bata sa rural health unit sa bayan, pero paracetamol lang ang naibigay dito. Sakit sa loob ko. Gawa lang, kahit mang mabuhay. Bakit namatay? 2 oras ang layo ng pinakamalapit na ospital sa kanilang bayan na kailangan pang tawirin ng bangka at habal-habal. Panghihinayang ni July, madadala na sana niya si Ivan sa ospital matapos siyang makapangutang ng 3,000 pesos na pambayad sa sasakyan at paunang bayad sa ospital. Pero hindi na ito inabutan ng bata. Pag-uwi ko dito, ayun yung bata. Nakita ko iba na yung lagay niya, yung mukha niya. Sabi ko, sige, mangutang ako. Pumunta ko doon sa barangay 1.
nakautang ko ng 3,000. Pambahay ko sana yung kupra. Tapos nakahiram ako ng motor. Sabi ko sa asawa ko, magbihis ka, alis tayo. Nung nagbibihis siya, nakita ko yung bata, gumanon. Binuhat ko agad, pinarga ko. Wala. Hanggang wala na. Inano ko siya, mouth-to-mouth recitation. Pinam ko yung dito, tapos mouth-to-mouth kami. Wala pa rin. Sabi ko, wala na. Sadyang mahirap daw ang buhay sa lugar nila. Maliit ang kita ni July sa pagkukopra. Yung kopra, mismo yung puting pahirap. Bumaba, tumaas yung bilihin. Samantala noon, umabot ng 40 hanggang 50 yung kilo. Dati, 1 kilo. Oo. Ngayon, magkano na ang bilihin? Ngayon dito ano na lang, 19. 19? Oo. Ibabiyahe nyo pa po yun, ibabiyahe pa, may bayad pa. Bawat pagkarga, 50. Yung sasakyan, 50. Isang dana bawat sako. So kayo po ba nararamdaman ninyo na pahirap ng pahirap yung buhay? Oo, pahirap ng pahirap talaga. Habang kausap namin ang lolo at magulang ni Jules, nakita namin siyang kumakain sa may labas ng kusina ng bahay. Alas 3 ng hapon, ang unang kain niya ng araw na yon. Hindi ba kayo laging kumakain? Hindi. Gaano kayo kadalas na hindi kumakain? Isang araw. Isang buong araw hindi kayo kumakain? Walang kain? Wala. Ang malungkot dahil sa kawalan ng pera, wala rin silang pampagawa ng ataol para kay Ivan. Pagdayigon ang Santos na Trinidad na usalangan. Kaya binalot na lang sa kumot ang bata. Punuan, kumot, sa pagpasangya, sa pagtuo, sa waray sugas, sa kamagubay, o kamaluluguyong, hindi pa sa inyo. Kinahapunan, dumating ang kaibigan ni Lolo Juanito na gagawa ng ataol. Si Lolo Budok, nagmalasakit, nagawa ng ataol si Ivan. Kinagabihan, nalaman naming wala rin palang kuryente sa lugar. Kahit madilim, nagpatuloy si Lolo Budok sa pagpapanday ng ataol. Hanggang sa maayos nang nailipat sa ataol si Ivan. Kulang ng pagkain yung pamilya, kulang ng pagkain ng mga bata. Ayun, magiresulta ng malnourishment yung mga bata. Kalimitan po, karamihan sa mga pamilya rito. Pag sinabi ho nating karamihan, are we talking about 70 to 80% of the families? Even 90%. Dahil hindi na embalsamo, kinailangang ilibing kaagad ang bata kinabukasan. Nalaman namin na hindi lang pala si Ivan ang namatay na kapatid ni Jules. Noong 2003, namatay din ang noo'y 3 buwang gulang niyang kapatid sa hindi na lamang dahilan. Nitong nakaraang taon, namatay din ang lola ni Jules. Huli na nang maisugod siya sa ospital na 2 oras ang layo mula sa kanilang lugar. Na-stroke ng high blood. Ay, wala kami doktor dahil ng ospital. Hindi na lang ospital. Patay din. Ipinaliwanag sa amin ng nurse ng Rural Health Unit sa bayan kung ano ang nangyari sa kapatid ni Jules na si Ivan. Binigyan namin siya ng paracetamol para sa lagnat. Tapos yun,
binigyan namin siya ng referral. Nag-instruct yung midwife sa kanya na dalhin ka agad dahil hindi ka maganda yung sitwasyon ng bata. Dalhin doon sa Katarman, sa NSPH. Dinadala naman kasi dito sa amin. Malala na yung sitwasyon ng mga pasyente. Kaya paano na namin masisave yun kung malapit na siya talaga bumigay? Sinamahan namin si Jules at dalawa niyang kaibigang sina Lance at Vincent sa Rural Health Unit. Pinaka-stunted po sa kanila ay si Jules at saka si Lance, itong dalawa. Kulang ng pagkain yung pamilya, kulang pagkain ng mga bata. Ayun, magiresulta ng malnourish yung mga bata. Kalimitan po, karamihan sa mga pamilya rito. Pag sinabi ho natin karamihan, are we talking about 70 to 80% of the families? Even 90%. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang bayan ng Silvino Lubos ang pinakamahirap na bayan sa Northern Samar mula yan 2006 hanggang 2012. Lumalabas na 72% ng kabuuang populasyon ng Silvino Lubos ang namumuhay below poverty line. Ang pagkamatay ng mga may sakit nang hindi nadadala sa ospital, pinatotohanan ng mismong alkalde ng Silvino Lubos. Karamihan, ganun ang nangyayari kasi yung mga magulang na kaya kamag-anak ng namatayan, hindi nila kaya mag-transport papunta doon sa ibang bayan na mayroon mga ospital o ganun. Kaya karamihan namamatay na lang kasi walang pera sila eh. Bakit po nananatiling pinakamahirap na bayan ang bayan ninyo? Karamihan ng mga tao dito magsasaka lang. Tapos kung meron sila mga produkto na ibibenta nila doon sa Katarman o ganun, mahirap mag-transport ng kanilang mga produkto. Nagpapahirap dito ng aming bayan, yung transportation. Ginagawa naman namin ang makaya namin na para mapabuti ang bayan namin. Ayon kay Mayor Espinar, mahigit 85 million pesos ang IRA o Internal Revenue Allotment ng bayan ng Silvino Lubos. Maliit na porsyento lang nito ang napupunta sa social services, kabilang ang healthcare, edukasyon at food subsidy. Nagbabudget naman kami dito. 55% papunta sa PS, yung personal services. Kaya, so kalahati po ng budget napupunta sa pasweldo? Oh, 55%. 55%. Oh, 55%. So kung bibilangin po natin, magkano po ang napupunta sa social services? Kasi kasama doon yung health services na yun eh, under social. Opo, kasama yung health. Mga 15 to 20%. Ang kanilang hirap, tila isang siklo na. Kaya si Jules nagsisikap para sa pangarap na maiahon sa hirap ang pamilya. Bakit pumapasok ka pa rin? Ang importante, makapasok ako. Pinaghirapan ng pamilya ko yun. So, wala kang balak iwanan yung pag-aaral mo? Ano ba pangarap mo? Maging pulis. Mabuti ang buhay namin. So, wala kong kinakain. Sa kabila ng pagiging mahirap ng Silvino Lubos, nadaanan namin ang kasadang ito na hindi tapos. At dalawang school building sa Silvino Lubos Vocational High School na inabandona. Ay, masakit nga po eh. Gawa lagi. Kaya pa mamuhay. Pero wala naman, doktor. Sa kabila ng pagiging mahirap ng Silvino Lubos, nadaanan namin ang kasadang ito na hindi tapos. Parang andiyan din naman yung hope na paunti-unti magkakaroon ng kalsada, pero so far, hindi pa rin natatapos. At dalawang school building sa Silvino Lubos Vocational High School na inabandona. Dapat sana na turnover na ito, natapos ito noong January 18, 2018. Tingnan nyo naman, pusti lang eh. Sa aming susunod na report,
Sisiya sa atin ng Reporter's Notebook kung bakit hindi tapos. Iniwang nakatenga at hindi napakikinabangan ang mga proyektong makatutulong sana sa mga mahihirap na residente ng Selvino Lobos. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.